what's the latest happening right now in the PBA. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Pakirin na rin ng bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. With James Laput, the first rookie to sign a contract, ito naman ang kanyang teammate sa Terra Firma Jeep na si Joshua Monzon. Isang 3-year maximum rookie deal. Exciting yung rookie duo na to para sa SMBS at sa Jeep pala. Blending also with Roosevelt Adams, and I think this young core group is very talented. Pero alam naman na natin kung saan yung tungo nito. I really just hope na sana may makakuha ng franchise ng Jeep tapos maging totoong independent team yung hindi magdadahilan na wala kasing pangbayad kaya trinade nila. If you'll think of it, bakit nasa PBA pa sila kung ayaw naman nilang magpasahod ng big time players? Pero looking at the basketball side, I have nothing against CJ Perez, pero I think Joshua Monzon is more of a leader. He is more than just scoring, which ayon si CJ, Joshua Monzon is a different breed if you will look at it. They might upset some of the teams, tsaka yung James Laput, kasama din yan sa trade kay CJ Perez. And yung Terra Firma, ang ganda ng picking nila sa PBA draft at sana wag nang matulad kay Stan Hardinger at Perez. Please lang po. Punta naman tayo sa ibang ganap. Sa wakas ay makakapaglaro na sa PBA si Jason Brickman. Hindi nga lang sa 5-on-5 pero sa 3x3. Sa tournament na ito ay hindi ganun ka-stricto ang rules para sa mga fill-in players. Maglalaro si Brickman para sa Meralco Bolts na kung titingnan mo, pabor naman yan para sa kanila. Meron na ngayon silang isang taon para ayusin ang papeles nila kasi kakarating lang nila sa bansa kaya nahirapan talaga silang mag-asikaso bago mag-PBA draft. For me, sana ma-revisit yung rules natin dyan pero huwag din nating alisin na may pagkukulang din yung mga players. If they really wanted to join the PBA, dapat matagal na nilang naayos yan. Again, kung ang suggestion ng Gilas para kay Clarkson ay DNA test, what if ganun na rin sa PBA, diba? I think nasa plano naman ito ng PBA board kung ano yung makakaganda para sa liga. Hindi rin magpapahuli ang TNT sa 3x3. Maglalaro naman para sa kanila si Jeremiah Gray, isa ring ineligible draftee. So expect natin na pati sina Taylor Statham, Tyrus Hill at Brandon Rosser ay may mapupuntahang ding team sa PBA 3x3. I hope maayos na yung papers nyo this year para ready to go na sa next PBA draft na aasahan na naman natin another deep draft class. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.